Ganyan din ba ang reaksyon mo nung una mong nakita si Panda sa opening ng Jujutsu Kaisen? Isa ka din ba sa mga nagsasabing hindi bagay si Panda sa Jujutsu Kaisen? Halina't samahan nyo kami mga sir at pag-usapan natin kung sino nga ba si Panda sa Jujutsu Kaisen. Pero kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, subscribe na mga sir! Bago tayo magpatuloy, shoutout nga pala kay Jeremiah M. Malyari. Shoutout din kay Mar Andre Liwag Mendoza. Kung gusto ninyong ma-shoutout sa aming next vlog, just send us a message on our official Facebook page pabilog. Para sa vlog na ito, sasagutin natin ang katanungan na, sino nga ba si Panda sa Jujutsu Kaisen? Si Panda ay isang supporting character sa Jujutsu Kaisen at isang kalaban sa prequel series. Hindi isang aktual na Panda, siya ay isang abrupt mutated first corpse na nilikha ni Principal Masamichi Yaga at isang second year Jujutsu Sorcerer sa Tokyo Prefectural Jujutsu High School. Si Panda ay may itsura ng isang ganap na matandang totoong panda at kung minsan ay nagsusuot ng damit. Nakasuot siya ng mga armband, scarf at jacket kung minsan. Si Panda ay isang napakamasigasig at kalmado na individual na may sariling sense of humor. Nang siya ay bata pa ay nagsalita siya sa isang napakawastong form na higit na katulad sa isang computer. Ngunit habang tumatagal, ay nabuo ni Panda ang kanyang sariling natatanging personalidad. Nakikita ni Panda ang mga tao bilang mga kakaibang nila lang at hindi nagsisikap na maging katulad nila, habang iginagalang pa rin sila bilang isang species. Si Panda ay napaka-sarcastic sa mga oras at may kaugaliang gagaan ang bawat sitwasyon. Kahit na habang sinusubukan siyang patayin ni Mechamura ay patuloy siyang nagpapatawa sa kanyang kapwa cursed corpse. Kinailangan pa nga ni Mechamura na halos sirain ang katawan ni Panda para lang magalit si Panda. Pasunod ng kanilang laban, nakiramay si Panda kay Kokichi Muta at nangako pa rin bibisitahin ang kanyang totoong katawan balang araw. Ito naman ang mga kakayahan at kapangyarihan ni Panda. Pagdating sa pangkalahatang antas ng kasanayan, si Panda ay isang grade 2 sorcerer at isang abrupt mutated first corpse, ang pinaka-advanced sa kanyang uri. Sa isang likas na pagkalikom para sa Jujutsu, si Panda ay may kakayahang mag-exorcist ng curses batay lamang sa kanyang physical na kakayahan. Siya ay matalino at marunong mag-isip ng isang hakbang sa unahan ng kanyang mga kalaban sa isang laban. Ang pisyolohiya ni Panda ay nagbibigay din ng isang natatanging hamon sa labanan. Ang tanging paraan upang matalo siya ay sa pamamagitan ng pagwawasak ng mga core ng cursed energy na kumikilos bilang kanyang puso. Bukod pa rito, ang kanyang katawan ay lubos na matibay at may kakayahang gamitin ang proteksyon ng Jujutsu upang mapalakas din ito. Sa kanyang pinausay na lakas naman, dahil sa laki at katatagan ng kanyang katawan, natural na napakalakas ng katawan ni Panda. Maaari niyang patalsikin ang mga curses na may simpleng mga hampas. Walang kahirap-hirap na magdala ng mga kakampi sa kanyang likuran at tumakbo at lumusot sa mga pader bilang ilang halimbawa ng kanyang lakas sa base. Napatunayan din ni Panda na meron siyang napakalakas na suntok na nakapag-stan kay Awi. Isang pambihirang matibay na fighter na may right hook din na siyang humampas kay Mechamura. Isang metal na curse corpse at meron din siyang straight punches. Dumako naman tayo sa kanyang pinahusay na endurance. Ang pisyolohiya ni Panda bilang isang curse corpse ay nagbibigay daan sa kanya na makahigop ng maraming pinsala. Madali niyang natanggal ang Mechamura's ultra cannon at hinugot pa rin ang lakas ng pinakamalakas na kakayahan ng kanyang kalaban at nakaligtas. At pagdating naman sa kanyang mataas na pantaktika na talino,
Si Panda ay lubos na matalino sa isang batang edad. Dahil sa mga pangyayari sa kanyang paglikha at sa kanyang edukasyon sa ilalim ni Principal Yaga. Sa isang laban, si Panda ay lubos na nakapag-analisa at sinubukang manatili sa isang hakbang na una sa kanyang kalaban. Kahit na si Suguro Geto, isang sorcerer na may napakalawak na taktikal na pangangatwiran, ay nagulat sa pagiging matalino ni Panda sa labanan. Laban kay Mekamura, patuloy na naisip ni Panda ang bawat galaw bago niya ito magawa. Nakalkul niya ang anggulo ng kanyon ni Mekamura upang hindi rin maabot ang kanyang mga kakampi. Sa ganong laban din, niloko ni Panda si Mekamura ng maraming beses sa pamamagitan ng pag-fake ng pinsala ng kanyang mga core at nagwagi sa laban na iyong dahil minamaliit ng kanyang kalaban ang kanyang katalinuhan. Alam naman natin na kayang gumamit ni Panda ng jujutsu dahil isa nga siyang grade 2 sorcerer. Ito ang ilan sa mga yon. Great First Energy. Bilang isang nakasumpa na bangkay, natural na nagtataglay si Panda ng isang mataas na antas ng First Energy. Sa pagsasanay ay natutunan ni Panda na palakasin ang kanyang physical na katawan upang balansehin ang kanyang atake at depensa. Ang kanyang protection sa jujutsu ay maaring bumalot sa kanyang katawan ng cursed energy sa isang iglap na may kakayahang ipagtanggol siya sa mga teknik na kailangang iwasan ng karamihan sa mga sorcerer. Mayroong tatlong mga core sa loob ng katawan ni si Panda. Ang balance type Panda, ang powered type gorilla, at isang pangatlong core na hindi pa nare-reveal. Kung ang alinman sa mga core na ito ay nasira, si Panda ay hindi maaaring lumipat sa form na iyon hanggang sa makarecover ito. Si Panda ay may kakayahang manipulahin ang kanyang cursed energy upang mapeke ang lokasyon ng mga core na ito na mabisang paraan para maitago ang mga weak points na ito. Sa pamamagitan ng paglipat sa core ng kanyang kapatid, maaaring makapag-transform si Panda sa gorilla mode. Ang kanyang itsura ay lumilipat sa isang muscular gorilla habang pinapanatili ang skin ng kulay ng Panda. Si Panda ay mas malakas at mas mabilis sa form na ito, ngunit mas mabilis naman ang pag-drain ng kanyang cursed energy. Habang nasa gorilla mode, ang anumang strike ni Panda ay siguradong tatama sa katawan ng mga target gamit ang unblockable drumming beat. Ang epekto ng hit ay nagpapadala ng isang shockwave sa guard ng kalaban. Kaya ramdam nila ang pinsala kahit na depensahan nila. Ano naman ang kagamitan ni Panda? Sa labanan, si Panda ay gumagamit ng sports knuckle bracers na pinalimutian ng mga ulo ng mga panda sa gitna. Bago tayo matapos ay trivia muna tayo mga sir. Ranked 14th place itong si Panda sa manga's first character popularity poll na may 2,508 na mga boto. So, madami din naman talaga ang may gusto kay Panda. Sa mga nagsasabing hindi bagay si Panda sa Jujutsu Kaisen ay sa tingin ko ay nagkakamali kayo. Patuloy natin abangan ang mga magiging development ng karakter ni Panda sa Jujutsu Kaisen. Kung meron kayo mga suggested topics or content na gusto ninyong pagawa ng video sa amin, ay comment nyo lang sa ating comment section at gagawa namin ang video yan. Sana'y may natutunan kayo about kay Panda ng Jujutsu Kaisen.